So yan guys, so hello. So ngayon guys, ayan. So dahil mga ilang months ko na siguro hindi nalilinis yung interior nitong kotse. And lalo na ngayon naging tag-ulan na. So nakikita nyo guys, ayan. May coke pa. Then ayan, may puro buhangin yung ilalim. Pati yan, likod. Tignan nyo kung gano'ng kakalat yung sa kotse ko. So hindi ko na nalilinis. So ngayon guys, lilinisin natin mabuti. Ayan, so bago na ulit ma-stack to ng 1 week. So, lilinisin ko na ng lilinisin. Pati yung mga yung babacuuming ko na. Yung mga kalat sa gilid. Yan. So, pati siyempre labas. Yung engine bay. Hindi ko kasi kina-car wash or hindi ko kasi ini-engine wash to. So, ang ginagawa ko lang pag sa engine bay, binoblower ko lang. Since ayokong mabasa yung mga importanteng ano dyan, yung mga wirings. Baka kasi mag-corrode. So, yun yung delikado. So, yun guys. So, unahin ko siguro muna yung engine bay. Iba-blower ko. Para matanggal yung mga buha-buhangin na nakasingit. So, yun. Simulan natin. Yan. So, since carbon fiber to, so, napakagaan lang. Yan. Sobrang gaan lang. So, tingnan nyo naman yung engine bay ko. Hindi ko siya ini-engine wash. So, iba-blower ko lang. Then, if merong pang spray, mga degreaser, yun. Para gusto nyo maitim. Ayan, lagay ko lang yung stand. So, ito guys, yung gamit kong vacuum. Ayan. So, nabili sa Ace Hardware to. So, pwede siyang vacuum, pwede rin siyang blower. Ayan, napapalitan yung tip niya. So, pag vacuum dito, ayan, lalagay yung filter niya. Then, pag blower, dito sa likod, lalagay ng ganyan. Ayan. So, pwede rin lagyan ng pambuga. Or, kunyari, pwede ipasok yung ganito. Para ito yung sisingit-singit dyan. So, ayan guys, yun yung napakalit ng pero sobrang lakas. Okay, simulan ko na. Ayan, so sa power spray guys, so ito yung gamit ko. Ayan, H model ng HPW302. I think gamit ko na to for almost 1.5 years. So ayan, marumi lang. Pero yung function niya, or yung lakas ng power spray niya is okay pa din. So, since tag-ulan ngayon, so okay guys yung may power spray kahit pa paano. Or kahit anong model, basta may power spray kayo. Since hindi kaya ng mga hose or gamit tama yung mga hose lang, yung pressure lang gamit sa galing sa hose, mahina. So if may mga buhangin na nakadikit, hindi niya basta-basta matatanggal yun. And pag pinunasan natin, yun yung ibang nagkokos ng swirl marks sa ayan, sa top coat natin. So mas maganda guys, or recommend ko lang maggamit ng power spray bago nyo sabunin para iwas swirl marks. Ayan, siyempre, yung gamit din nating pamunas is siyempre yung microfiber. Guys, so tapos ko nang i-power spray at saka sabunin. So meron ako tatlong ginagamit pang tuyo. So ito yung panguna ko. Ayan. Ito yung pinakaunang pantuyo ko. Then after nito, ito gagamitin ko naman ito. So para yung mga mga hindi makuha nito, ito ang magtutuyo. Then siyempre yung pinaka final, totally makukuha niyo lahat ng naiwang tubig or moist is ito. So, yun guys. So, inuuna ko lagi yung ibabaw. Yan. Puro ibabaw muna lahat. Inuhuli ko yung baba. Para
Hello guys, so yan. So, nakikita niyo tong cambio ko mahaba. So ayun guys, papunta na ako sa girlfriend ko at susunduin ko siya. Yan. So Sunday kasi ngayon dito. Papakita ko sa inyo kung ano pakiramdam or paano yung pagcambio ko ng may extension. Yan. So nakakwarta ako ngayon. Yan. So, sakto lang. Ayan, nakaganyan. Pag dito, medyo matras ng konti, pero hindi naman ganun ka hirap i-cambio. Sakto lang. Sanay na rin ako. Kasi yung dati kong ship na pangit na eh. So namali ako ng bilis. Pero ganun talaga, kung namali ka ng may mali kang ginawa o namali kang bilis, wala lang mag-adjust. So ayun guys, nasundo ko na nga si Eliza Coco. Ayan. And pupunta kami ngayon ng SM since yung parking kasi sa SM is may silong. Ibang mall kasi rito wala. Ano pa bang mall dito may silong? Ngayon underground ng SM. So actually guys, andyan na kami. Then kung nakikita nyo yung, ayan, yung ulap, uulan na mamaya. So kung magmumol kami sigurado, yun. Uulan. O yan guys. So, syempre, marami din sa atin na ayaw may katabi ng parking. So, yan yun. Diyan ko pinagin sa akin para walang katabi. And, syempre, baka mamaya pagbalik natin, may katabi. Kasi may mga nagpa-park kasing tawag doon, hindi maingat sa sasakyan.
guys, saka pabalik na kami ng sakyan. So ayan, good thing walang tumabi. Ayan. So mas mainam kasi talaga walang katabi kung malapit lang naman yung parking, para iwas tayo sa mga dikit-dikit na mga pagbalik natin, di natin alam kung anong tamama sa atin na yun, di ba? So ayan guys. Thank you.